Hello kapwa ko Pilipino. Aking mga kapwa OFW. Kamusta kayo ngayon sa sulok ng mundo? Anong buhay meron ka? If you're going to ask me kung anong buhay meron ako ngayon, thanks God, I am blessed. I am happy. I am protected. My friends, wherever you are in this world, my prayer is the Lord will guide you, the Lord will keep you, the Lord will hold your right hand. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa channel ko, napadpad ka dito, thank you so much. Thank you so much for tuning in. And don't forget to write a comment, make it long. And then don't forget to click the bell button and subscribe and click the all and please give me a like. Thank you. Okay? Ako'y thankful sa mga katanungan na kung saan ay napadpad sa aking mga comment section. Sabi po ng ilan, sabi ko na paano ko daw na manage yung aking buhay bilang malayo sa Pilipinas, malayo sa mga mahal sa buhay. At paano na manage yung tinatawag na stress? Mga kaibigan, sa panahong ito, bigyan ko yan ng kasagutan. Please stand by. Huwag kang mawala sa channel na ito. Maiksi lamang ito, mga kaibigan. At importante ito dahil makarelate ka sa presentation ko na ito, mga kaibigan. Yan, kaibigan, at makikita nyo, iba't ibang uri ng mukha kapag maraming problema. Hindi alam kung anong gawin, mga kaibigan, sakit sa ulo, sakit sa katawan, sakit sa emotion, sakit sa mental, physical, and everything, mga kaibigan. Affected po yan, kapatid. You know why, kaibigan? Kung yung stress mag-atake sa buhay ng tao, halos hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. Hindi mo na alam kung ano ang sequence. Kung paano ihanay at bigyan ng step by step ang gawain araw-araw. Kahit gaano ka man gaganda, mga kaibigan, mag-change yung aura mo. Kapag stress ka at nakikita mo, grabe, kaibigan, yung pag-bombard sa'yo. Yung paghalos, minamaso ka. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Okay? Dahil, mga kaibigan, sa sobrang acid na nandyan sa iyong sarili, sa iyong katawan, mga kaibigan. Mas lalo kapag ikaw ay malayo sa iyong mga mahal sa buhay. Okay? Simple lamang eh. Ang ilan ito, mga kaibigan, makarelate ka, stress ka, dahil marami kang bayarin. Diba? Wala ka ng pera. Meron ka mang pera, pero deficit. Okay? Baka meron kang pera sa banko, pero nagkaroon ka ng financial bankruptcy. Alright? Either yung problema mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Diba? Okay? Yan ang napakatinding magbibigay din ng stress. Okay, mga kaibigan? At mas lalo pa, kaibigan, kapag yung iyong katawan mismo ay magkaroon ng sakit. Okay? And then, itong mas matindi. Kapag yung spiritual life mo ay wala nakakonect sa Panginoong Diyos. Yan ang mas matindi, kaibigan. Okay? Pero, papano ni Brother Abby Alvarez? Okay? Na na-sustain yung life at na-manage ang ganitong estado ng buhay ko ngayon, mga kaibigan. Ito po ang mga kasagutan. Ito isa sa mga life verse ko. Ang Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. At ang sabi, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path."
Yan mga kaibigan, yung aking pillar, yung aking sandalan. Yun yun ang aking pundasyon sa aking paglilingkod. Kung ano ang binibigay ng Panginoon sa akin bilang isang guro dito sa Thailand at malayo sa aking mga pamilya, sa mahal ko sa buhay sa Pilipinas, kaibigan. Kinakailangan ko lang mananalig sa Panginoon dahil siya lamang ang magdidirekta sa akin, siya yung director ng buhay ko at siya ang nagbibigay sa akin ng tamang daan, ng tamang landas para hindi mapariwara yung aking buhay araw-araw. At ito pa, kaibigan, I really love this saying na kung saan ay tugmang-tugmag din po sa aking buhay. And it says, keep your eyes on the Lord and He will guide your steps. Wow! Di ba? I just want to channel that to you and give it that to you. Focus your eyes on His name and in His promises. Because His promises is, I will never leave you nor forsake you. Right? Stand by. At ito, kaibigan, bilang isang ama ng tahanan malayo sa aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan, every time na magkaroon ako ng sakit physically, I have no choice that I need to rise up it again. Mga kaibigan, kasi kung hindi ako magtatrabaho, eh wala, di ba? Kung hayaan ko lang na kung saan maghiga lang ako sa bed ko, ay nako, ako pa rin ang problema, di ba? Mga kaibigan, but ito yung promise ng Panginoon. I am the Lord who heals you. Yes, He is my healer. He is my substance. He is my provider. Every day, 24 hours a day, 7 days a week, He is my guide. Alright? Tingnan mo yan, mga kaibigan, ha? And my friends, when I am afraid, I seek His name. I call His name. And I will never quit, and I will never stop believing in His promises. Alright? Siya yun yung aking lakas. Siya yung aking sandalan. Hinding-hindi niya ako pababayaan. Hinding-hindi ka pababayaan ng Panginoon. Because mayroon siyang napagandang plano sa buhay ko. Mayroon siyang napagandang plano sa buhay mo. Right? Because the plano ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And now, my friends, ito ang matibay kong kalakasan na ibinigay ng Panginoon sa akin. Kaibigan, ang aking pamilya, ang aking may bahay, at ang aking anak. Salamat sa Diyos. In every days of my life, andyan sila. Pinapakita ng Panginoon sa akin na magiging matibay ako sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kasi ito ang biyaya ng Panginoon sa akin. Sila yung inspirasyon ko sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa akin. And the Lord is ready and willing to fulfill and to complete His promises sa buhay namin. That's why, my friend, I overcome the stress because of the love of God. And this one, the gift, the blessings for me. Sila yung aking strength sa buhay. That's why, my friends, the Lord declares, go, be a blessing. I will protect your family. I will protect you, and you will be a blessing. Yan ang promisa ng Panginoon sa akin. That's why, my friends, I could declare, as for me and my house, we will serve the Lord. I just want to encourage you, my friends, don't stop believing. Don't quit, because the Lord has something for you. He prepared everything
for you. His promises, my friends, hindi nag-stop. Hindi nag-end ang promises ng Lord sa akin. Keep on moving. Keep on fighting. Kapwa ko OFW, God will bless us all. Thank you. Have a good day.